Maligayang pagbabalik mga bay. Pag-usapan muna natin ngayon ang samahan ni Coach Freddy at ni Manny Pacquiao. Ngunit bago yan mga bay, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para mas updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan nga mga bay, halos 3 linggo na lang masasaksihan na natin ang pinakainaantay na laban sa pagitan ng dalawang welterweight icon, ang ating pambansang kamauna si Manny Pacquiao at ang unified champion na si Errol Spence Jr., kung saan puspusan ang haangin sayo sa pagitan ng dalawang kampo dahil isa ito sa pinakamalaking laban sa kanilang boxing career. Ayon pa nga sa bagong interview sa longtime head trainer ni Manny Pacquiao na si Coach Freddy, naging stricto na nga ito sa training ni Manny Pacquiao dahil kunting panahon na lang mapapasabak na ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa mas bata at mas malaki na si Errol Spence Jr. sa bakbakan. Ayon pa kay Coach Freddy mga bay, hindi pa rin ito satisfied sa preparasyon nila ni Manny Pacquiao para sa laban dahil hindi nagustuhan ni Coach Freddy ang mga galawan ng sparring partner ng ating pambansang kamao. Hindi ito satisfied kung ikukumpara sa galawan ng unified champion na si Errol Spence Jr. para mapa-enhance palalo ang boxing skills ni Manny Pacquiao para mapaghandaan ang arsenal ni Errol Spence Jr. sa laban, kung saan nakitaan daw kasi ng kampo ni Errol Spence Jr. ang kahinaan ni Manny Pacquiao sa huling laban nito kontra kay Keith Thurman halos 2 taon na ang nakalipas, kung saan umipikto daw talaga ang katandaan ng ating pambansang kamao dahil sa kalagitnaan daw ng laban nito kay Keith Thurman medyo bumagal daw ang galawan ni Manny Pacquiao sa taas ng lona. Bagamat hindi naman dito sumang-ayon si Coach Freddy mga bay, dahil sa tingin niya makukuha pa rin ni Manny Pacquiao ang panalo dahil naging sandata pa rin ito ang kanyang bilis at lakas na hindi pa rin nagbabago sa edad na 42 years old. At mas malakas pa daw ngayon si Manny Pacquiao dahil nakapagpahinga ito ng 2 taon sa laban. Kaya para kay Coach Freddy mga bay, walang duda si Manny Pacquiao ang mananalo sa laban via decision. At pag minalas pa itong si Errol Spence Jr., matitikman nito kung paano humiga sa taas ng lona pagdating sa bakbakan. At sa kabilang balita naman mga bay, natanong nga itong legendary trainer na si Coach Freddy kung bakit sa ganitong estado ng ating pambansang kamao patuloy pa rin ito lumalaban sa kanyang boxing career, kung saan ayon pa kay Coach Freddy mga bay, ginagawa daw ito ni Manny Pacquiao dahil sa pagmamahal nito sa boxing sports. At prangkahan din sinabi ni Coach Freddy ang tunay na dahilan kung bakit patuloy pa rin ang paglaban ni Manny Pacquiao sa boxing bukod sa pagiging passion nito, dahil kailangan talaga ni Manny Pacquiao ng malaking pera dahil sa pangangailangan ng mga pulubing sambayan ng Pilipino, kung saan likas na talagang matulungin ang ating pambansang kamao sa kanyang mga kababayan. At para kay Coach Freddy mga bay, si Pacquiao ang pinaka-generous na tao at boxer na nakilala niya. At isa nga si Coach Freddy ang magpapatunay dahil siya daw mismo ay overpaid o sobra-sobra ang binabayad sa kanya ni Manny Pacquiao sa talent fee at pagiging boxing trainer. Manny Pacquiao more. What motivates him is the winning fights, I think. The other thing is because, again, what he does best in life, I mean, he's a politician, he's good at that, he tries to help the people, he's very good at that, trying to help the people, you know, because he builds homes for them with his own money, and sometimes I think he's broke because he gives his money away. He's the most generous person in the world. He probably overpays me. I mean, he's like that. He's just, he's a good, very good, good person and so forth. And, you know, he's very motivated, but he still knows what he does best, and boxing is what he does best. And this is what we'll do until it's not number one. Yeah, we just heard that, like, Fred was...